Hi guys, welcome back to KALAPATI-V and welcome back to our channel. Yes, I'm back, palakubak. So for today's vlog guys, meron po tayong tutorial. Kasi may natanggap po akong isang BM galing sa isang tropa natin na nagpapaturo kay Coach Jel kung paano po gumawa ng ching! Thumbnail. So thumbnail. Ano nga ba thumbnail? Well, bago kong turuan yung tropa natin ngayon na gumawa ng thumbnail, kailangan ko munang ipasok ang ating station ID. Kaya intro, pasok! Welcome back guys. So for today's vlog, ang ating gagawin po ay isang tutorial na hiniling sa atin ng isang kalapatids natin at the same time team tambayers na walang iba kundi si Palasyo Lok, ito yung sagot sa iyong katanungan kay Host Jen. So marami sa ating mga vloggers, lalong-lalo na yung mga bago sa YouTube, hindi nila alam kung anong tawag dito. Ayan. Di ba nakikita niyo yan sa mga videos? Yung bago kayo, pagpunta niyo sa YouTube, makikita niyo to. Ang tawag dyan, tropa, ay thumbnail. Now, para saan ang thumbnail? So, ang thumbnail, guys, isa yung way para makayakag tayo ng mga manunood sa ating mga videos, sa ating mga uploads, premieres, at even sa ating mga live. So, para po, bago tayo gumawa ng thumbnail, meron tayong kailangan na i-download. So, syempre, sa inyong Google Play Store, kailangan nyo nito. Ching! Ayan. So, iba-iba po mga thumbnail maker. So, si Host Jel, ito po yung ginagamit kong thumbnail. And at the same time, kung cellphone lang po ang inyong device, kailangan nyo rin pong i-download to. Ching! Diba? Ito ang YouTube Studio app. Kailangan nyo po itong dalawang app na to kung kayo po ay gagawa at maglalagay ng thumbnail sa inyong mga videos. So, let's watch this. Gumawa po ako ng tutorial, video tutorial kung paano po siya gagawin. So, let's all watch this, tropa. So, ganito ang paggamit ng thumbnail maker. Pag kinlik niyo yung app, dadalhin niya kayo sa kanyang homepage na kung saan makikita nyo ang iba't ibang thumbnail maker na pwede nyong magawa. So, merong pwedeng pang cover, pang logo, at iba't ibang mga applications din na pwede kayong gumawa ng thumbnail. Tapos nyan, pipili kayo ng size. So, bawat isang app, kagaya for example ng Facebook, Twitter, iba-ibang mga app, may iba-ibang sizes yung thumbnail. So, tayo gagawa tayo ng thumbnail para kay YouTube. So, syempre, ang pipiliin nyo is yung kay YouTube. Pagkatapos nyan, makikita nyo dyan ang mga background, iba-ibang klaseng background na pwede nyo gamitin sa thumbnail nyo. So, ang gagawin nating thumbnail, for example, ay para sa live. So, pipiliin ko itong brick, yung brick na background. Yan yung gagamitin nating background para sa ating thumbnail. So, pag napili nyo na yung brick, yan, pipiliin nyo yung brick dyan. Makikita nyo, bibigyan niya kayo ng option para i-save. Ayan. Click niyo yung check mark na nasa upper right side. Pag na-click niyo na yan, lalabas na siya as your background. So, syempre, lalagyan niyo na ng picture. So, dyan na lalabas yung pagiging creative niyo. Ako kasi inuuna ko yung text, yung pinakalaman ng thumbnail. So, for example, silent live. Pang silent live stream natin. Pag in-okay nyo yan, lalabas na siya dyan. So, sa app na to, sa thumbnail maker na to, makakapili kayo ng iba't ibang font para sa inyong text. So, maraming ano dyan pagpipilian na font. So, ito na lang ang pipiliin ko, kunwari, na font. So, pag kinlik nyo yan, magbabago yung font ng inyong text. Ayan. So, pagkapili nyo ng font, pwede nyo na rin palitan yung kulay niya. Kung gusto nyo palitan ng kulay, kung ayaw ng black, pwede nyo gawin yellow, red, o green.
So pipiliin ko yung yellow. Pwede niya rin i-adjust yung size kung gaano kalaki yung text na gusto ninyo at kung saan nyo siya ilalagay. So pagkatapos niyan, lalagyan na natin ng picture. So since we're using our phone, pwede nyo nang kunin yung mismong nasa gallery ng phone nyo para sa text na pipiliin nyo, ay sa picture. So ayan, pipili ako ng picture na i-add sa thumbnail. So ito na lang. Ayoko nung nakanganga. Pag nakapili na kayo, pwede nyo rin siyang i-adjust, pwede nyo siyang liitan, pwede nyo siyang lakihan. Conforme sa gusto ninyo, click nyo ulit yung check at automatic yan, mag-a-add na siya dun sa kaninang background natin. So, i-adjust nyo lang yung picture, ilagay nyo kung saan nyo gusto ilagay. Pagkatapos nyan, syempre, kung gusto nyo pang magdagdag ng picture na nasa gallery ninyo, pindutin nyo ulit yung gallery. Tapos, mag-add ulit kayo ng picture. So, add tayo ng logo ni Vigel. Huwag niyong kakalimutan yung logo ninyo sa mga thumbnail kasi isang way yan para rin mapromote yung channel ninyo. So ayan, i-adjust natin si logo para kumasya siya sa pwesto. Pagkatapos niyan, sa thumbnail maker na to, meron din siyang option ng mga stickers. So yung mga stickers, kagaya ng like and share, subscribe, meron siya dyan. So dagdagan natin ng sticker yung thumbnail natin. Which is subscribe, syempre sa YouTube natin to ilalagay, kaya go subscribe tayo. Ayan, pag nakapili na kayo ng sticker, click nyo lang siya at i-move nyo kung saan nyo siya gusto ilagay. So ayan na, medyo okay na yung thumbnail natin. Yung iba kasi gusto simple lang eh. So pag okay na yan, i-click nyo lang yung arrow na may down na download. May thumbnail na kayo. So ganito naman ang paglalagay ng thumbnail na nagawa nyo sa inyong mga YouTube Studio. So click nyo yung YouTube Studio app na dinownload nyo. So sa app na to, makikita nyo rin yung information about sa mga bahay nyo, like yung number of subscribers, a part of your analytics. Now, para makapunta dun sa inyo lalagyan ng thumbnail, mamimili kayo either upload o live yung ginawa nyong video. So, yung akin, live siya. So, click nyo yung live na video nyo. Makikita nyo dyan sa taas, may parang pencil. Click nyo yon. Lalabas yung screen na to. Click nyo ulit yung parang pencil. Dahil lang i-edit nyo lang naman na inyong thumbnail. Tapos, kapag na-save nyo na yung ginawa nyong thumbnail using the thumbnail maker kanina, automatic yun ang lalabas. So, click nyo lang yung save. And, wala! Pagpunta nyo ulit dun sa YouTube Studio, makikita nyo na nakalagay na yung thumbnail na ginawa nyo. So, ito namang app na to na YouTube Studio na app. Makikita nyo nga yung iba't ibang information, analytics about your channel. Pwede nyo i-click yung view more. Ayan. So, sa upper tab nyan, makikita nyo yung iba-ibang analytics nyo. Like, overview nyo, yung reach, yung engagement, audience, and of course, yung revenue. So, ito rin yung kagandahan nitong YouTube Studio na app na to. And usually, kapag pumunta kayo sa dashboard, dyan yung makikita yung mga live stream nyo na naka save for later time. So, dyan nyo rin makikita yun. Wow naman! Wow! Wow! So, ayan guys, yun po yung ating tutorial kung paano po gumawa at paano i-apply ang thumbnail sa inyong mga videos. So, again, ang thumbnail guys ay isang factor kung paano po tayo makakayakag ng mga manonood sa ating mga videos. Importante po yun. Kasi kumbaga sa pagkain, di ba? First impression last. So kapag maganda po, creative at very colorful ang inyong mga thumbnail, eh magiging interesante yung mga manonood ng videos nyo para i-hit po yung video na yun at panoorin. Kaya napakalaking bagay po ang thumbnail. So, ang mga sikreto po sa thumbnail ay kailangan po syempre, it should be like super creative. Yung talagang nilalaman ng video nyo
ay nakadescribe sa thumbnail nyo. And of course, dapat unique, kakaiba, hindi gaya-gaya. So, yun po yung mga sikreto sa thumbnail. So, I hope guys, nakatulong po kahit papano ang tutorial ko na to. At sana Palacio Lop, shout out, tambayer Palacio Lop. Sana nakasagot itong video na to sa iyong PM kay Host Jel kung paano gumawa at i-apply ang thumbnail sa ating mga videos. So guys, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aming channel, please do subscribe to Vigilope TV. Siyempre, ang aking logo, ang kalapating mataba na nakagano. So please subscribe to Vigilope TV and hit the notification bell dyan sa bandang baba guys para kung manong gano'n siya. Para lagi po kayo updated sa mga videos, uploads, premieres at live stream ni Host Jel. So for today's schedule po ng aking live, again meron po akong silent live stream every 4 PM to 6 PM Pinas time. At ang aking live stream po ay every 7 PM to 9 PM Pinas time. Change of schedule tayo tropa because work demands it. So, unahin natin ang work. And if you like this video guys, please give it a thumbs up. And please do share it, lalo na po sa mga, alam niyo, kapatid natin sa YouTube na hindi pa po marunong gumawa ng kanilang mga thumbnail. And if you have any comments, suggestions, or even violent reactions kagaya na ginagawa naman mo ko, and may violent reaction po kayo sa video na to, please do put comment dyan po sa comment box para naman po mabasa ni Host Jel. At kung meron po kayong kailangang ipa-tutorial, ipapaliwanag, or ipa-discuss kay Host Jel, please don't hesitate to do so. Mag-leave lang po kayo ng comment dyan sa comment box. Then, binabasa ko talaga siya. So, paano tropa? Hanggang dito na lang po si Host Jel ng Vigilope TV. And thank you so much sa lahat na sumusuporta sa channel namin. And please wait for our next vlog. So, hanggang dito na lang guys. Thank you so much. Bye-bye!